Good afternoon po sa lahat ng iFur Nation. Ito po si Dr. Annabel Fajardo na maghahatid po sa inyo ngayong hapon ng iFur Product Training. So, handa na po ba ang lahat? So, napakaganda po pagkakataon ito para ho ang lahat po kayo ay makapag-review kung ano po ba ang mga product at ano po ba ang effect ng mga product na atin pong pinapresent sa ating mga prospects. At kaya ho yan, yung mga lalo na po sa mga bagong sali po, mga bagong nating distributor sa iFur, ito rin po ay isang pagkakataon para ho matutunan natin kung ano ba dapat nating sabihin. Dahil because this is our continuing advocacy para po sa matulungan ang lahat na maintindihan po ang ating products at maintindihan po ang napakagandang effect po ng lahat ng iFur products dahil ito po talaga ay tunay na world class at tunay pong effective. Ayan po. Kaya nga po, umpisa na natin. Ready na po ba kayo? So, umpisa natin syempre sa ating flagship na produkto na Fern-D. Pero bago yan, kailangan o, mayroon din ng time background para malaman ninyo, ano ba ang vitamin D? Yan po ang pinaka-component at tanging component po ng ating Fern-D. So, sa natin, what is vitamin D in a sense? Ito po isang fat-soluble essential vitamins na kailangan po para makabuild ng healthy bones. At ito po ay nakakatulong din po sa ating mga muscles. So yung calcium po na atin pong din tinitake ay naaabsorb ng ating body sa pamamagitan po ng pagsama niya sa vitamin D. So without vitamin D, medyo magkakaproblema po tayo sa pagkuha ho ng calcium sa ating mga kinakain. So kailangan ho, partner sila. Yan ho. So, sabihin mo, ah, doktora, marami naman araw sa Pilipinas. Yes, madami ng araw sa Pilipinas. And in fact, 80 to 90% of what the body gets, na-obtain po natin yan through exposure sa sunlight. Pero Diyos ko naman ho, hindi naman po natin in-spend ang ating buong araw na nasa ilalim tayo ng sun. In fact po, nagtatago nga po tayo sa sun because gusto natin medyo pumuti tayo at hindi po tayo mangitim. At saka syempre po, meron din mong danger ng skin cancer. So, ano po ang dapat po natin ginagawa? So, dahil pag nasa loob din po tayo ng bahay o kaya nasa sasakyan o kaya sa loob ng opisina, hindi po nakaka-penetrate ang sunlight sa salamin. Kaya di, huwag po tayo magtaka na tayo po ay kulang sa vitamin D. Ayan, kaya nga po, ang sufficient na vitamin D po ay kailangan mo ng direct sunlight, 5 to 30 minutes, na halos exposed po ang lahat ng ating body parts. So, hindi naman tayo pwedeng magtanggal ng ating mga damit in public unless meron po kayong private na pwede nyong place na pwede nyong tanggalin lahat at ma-expose po tayo sa sun na ganyan, which is nearly impossible. I don't think na kaya natin gawin yan. At sabi ko nga ho kanina, ay hindi po nakakapasok yung UV light sa salamin. Kaya ho, kahit na nakikita nyo ang araw sa labas, ay hindi po tayo talagang nagkakaroon ng benefit na sunlight dahil hindi po nararating ng sunlight na dumadaan sa salamin ang vitamin D na kailangan natin sa ating katawan. Ayan! Pero, halimbawa po, wala hong overdose ang vitamin D. So, kahit mag-expose po kayo buong maghapon sa ilalim ng araw, ay hindi po kayo maano, pero kayo po ay tsak na magkakaroon ng sunburn at masakit po yan. At pwede po kayo magkaroon ng cancer in the long run pag lagi niyong ginagawa ang overexposure sa sunlight. Okay, so ano po ang magiging solusyon natin? Knowing na hindi naman na tayo pwede magbabad sa araw, we can take supplements. So, how does muna, paano mong muna ang vitamin D ay napoproduce sa ating katawan? So, when sunlight hits the skin, it produces the cholecalciferol at yung ating pungatay ang nagtatransform nito into calcidiol at yung ating pong mga bato o kidneys ang nagkoconvert naman po nito sa substance para po magkaroon ng active form ng hormone sa ating body. Ayan. So, kailangan ho ba natin na talagang mag-supplement? Yes, I think so. Kasi kahit na ho amongst doon dito sa nakatira sa Pilipinas o nakatira po doon sa equator, around the equator, na marami yung sunlight, ay na-find out po nila na mababa pa rin ho, insufficient ang sun, ang vitamin D sa kanilang katawan. So, what more po kung nandun po kayo sa malapit po sa mga
bansa, nasa bansa ho kayo na malayo na po sa equator, o kaya po kayo po ay nandun sa wala na hong halos araw. So, meron po yan implication sa inyong pangangatawan at sa ating health. So, saan natin at kailan mo natin dapat i-take ang ating vitamin D, yung ating friend D, in the morning until after lunch. Yan po. So, bakit po natin sinasabi yan? Mamaya, explain natin yan. Kasi po, yun yung vitamin D ay inversely related to sleep hormone, melatonin. And pag tinake niyo po siya sa gabi, maapektuhan po ang ating pagtulog. So, best po na i-take po natin yan sa umaga. At iti-take niyo rin po yan ng may kasamang fat sa inyong pagkain. Ibig sabihin, huwag niyo po siyang i-take ng empty ang stomach o wala ho kayong kinain. Tapos mag-take nyo siya agad. Kailangan po with meals. At best po yung meals na may kasamang konting fat. So, other sources ng vitamin D ho, fortified milk, fortified cereals, mga patty fish, salmon, mackerel, and sardines. So, kung hindi po tayo araw-araw nakakakain ng mga ganyan, ano po ang best natin gawin? Uminom po tayo ng Fern D. Ayan. So, why is vitamin D considered a hormone? So, bioactive po siya. Steroid hormone po talaga siya. Hindi lang po siya basta vitamin D. Nalaregulate po niya ang katawan ho natin, sa katawan natin, yung level ng calcium at yung phosphorus. At syempre po, number one factor ho niyan ay ang pagmimineralization ng ating bones. Kailangan ho yan para tumibay po ang ating mga buto. At inaabsorb po ng calcium mula ho sa ating pong bituka, naaabsorb po ang calcium kung may, lalo na po kung may kasama vitamin D o ang fern D. Ganun ho ka-importante yan. Sabi ko ako kanina, partner po sila. So, what is the role naman ng body fats? Ang kailangan po during periods of sunlight, yung vitamin D po ay nai-store sa ating body fat. So, ito po ay nare-release kapag wala na pong araw o sa gabi. So, parang ano, no, solar power talaga. So, pero pag too much vitamin D may cause toxicity when taken for a very long period of time. So, mamaya po, ipa-qualify natin yan. May toxicity ho ba ang vitamin D? Yes, meron naman ho. Pero it takes so much of you na taking so much vitamin D for a very long period of time, kahit na isang taon, para po kayo ay makapil ng toxic doses. Yan po ay kung sinusobrahan ho ninyo ang inom ng vitamin D talaga natin o ng fern D natin araw-araw. So, caution din ho yan. O, ingat-ingat din po natin at huwag natin gawin yan. Buti pa ho, pag ano, ay ikonsulta nyo rin ho sa amin kung ano ho ang gusto ninyo. Tanungin nyo ho kami o kaya mga uplines ang medyo alam na ho nila yan. So, yan po siya. Crucial po siya sa pag-regulate ng bones at ng calcium. And most of the biological action ng vitamin D ay nandun po sa tinatawag po natin na vitamin D receptor. Halos lahat po ng cells ng ating katawan, ng ating mga organs ay may vitamin D receptor. So, ganun po siyang ka-importante. So, natural ho, kapag kulang ang inyong vitamin D levels, ay talaga naapektuhan ho ang halos lahat ng parte ng ating katawan at lahat ng ating organs. Kaya po, marami pong sakit ang associated po with low vitamin D sa katawan. Ayan, so yan po siya. Alam mo ba yung tinatawag natin na vitamin D receptor? Ito po ay responsable para sa regulation ng over 900 genes. Tingnan nyo ho, ang dami na nag-i-involve sa wide variety of physiological processes sa cellular level. Ay, hindi na po natin nakikita yan, pero nararamdaman po natin yan kung tayo po ay magkakaroon ng sakit na associated po with low vitamin D. At lately nga po, yung mga sipon-sipon, ubo-ubo, at yan, lalo na po ang ating COVID-19 na pandemya ay associated po sa magbabang vitamin D sa ating katawan. May papunta po tayo dyan sa ganyang pag-i-explain natin. So, yan po ay na pag-aralan na po, na-research na po ng napakahabang panahon. Dektada na po, pag naghahanap po ako ng mga studies, way back pa ho ng 20 years, inaaral na po talaga nila kung ano po ang effect ng vitamin D at hanap nila yan sa buhok, hair cycle and hair loss, ayan, immune system, sa skin, breast, prostate, intestine, liver, kidney, sa
proseso po ng pagtanda o ng aging, yun pong longevity o yung atin pong pagiging pagkakaroon ng mahabang buhay, osteoarthritis, osteoporosis, endocrine dysfunctions, insulin resistance, kaya po yung mga diabetic, kuidaw ko at makinig, and yun pong marami pa pong sakit. You know? Cancer na lang ho eh, nakakatakot na ho magkaroon tayo ngayon. Pero ang pandemya po ng COVID associated din po sa vitamin D. So, paano ho at sundan ninyo kung paano natin gagawin. So, marami pong, sabi nga, marami ho nagtatanong sa akin at tinatanong naman nila ay gaano baka dami ang dapat natin iniinom na vitamin D. Pwede ba, doktora, isang bote, isang araw? Oh my God. Parang isang bote po ay 30 cap soft gel o 30, isang soft gel po ay 1,000 international units. At yan po halos ay iniinom nyo lang ng isang araw. Kung 30 ho, sasabihin ko ba na toxic ko ba yun o hindi? Depende po yan. Kasi ho, kung talagang ho kayo ay may manifestation ng mababang vitamin D sa katawan at kayo po, halimbawa po, meron din po kayong ibang sakit, matinding sakit na po, autoimmune diseases, at kung ano-ano ho, ang 30,000 units, kahit po i-research ninyo, ang 30,000 na international units, o equivalent po yan sa halos isang bote po ng vitamin D o ng fern D natin, ay wala po yan kung iinumin nyo po yan a day. Okay? Dahil may sakit po kayo. Yan po ang ano natin dyan, ang payo natin dyan. Pero, magtanong po kayo sa doktor at depende po yan kung anong sakit. Pero, recommend po natin yan na iinumin niyo yan for a very long period of time. Halimbawa po, more than 1 month, 2 months, yan. Parang hindi po siya practical. Okay? So, we just go by, mamaya po bibigyan natin kayo ng starter dose o kaya kung ano po yung dapat yung iniinom per day as recommended po ng maraming mga international and local po na nagre-recommend ng mga bodies kung gaano pong kadaming supplements, gaano pong kadaming vitamin D, gaano pong kadaming fern D ang dapat nating iniinom per day. Okay? Pero best pa rin po, magpakuha po tayo ng dugo para malaman natin gaano na ho ba talaga ang level ng vitamin D sa ating katawan. Kasi po individually, hindi po talaga natin masasabi, baka mamaya po okay sa kanya ang madami. Yung iba naman po, hindi po okay. Okay lang po sa kanyang isa o dalawang soft gel. So, depends po sa inyong pangangatawan. Depends po sa inyong medical condition. Ayan po siya. So, ano pa yung kinoconsider nila na toxic talaga na level ng vitamin D o ng fern D? Ang sabi po, ang vitamin D levels greater than 100 nanomoles per ml o 250 nanomoles per liter, yun po yung ina-achieve sa serum o yung sa dugo po sa ating loob ng katawan. At ang vitamin D council, ganun mo ang kanya lang sinasabi, mas mababa pa nga ho, 100 to 200 nanomoles. Kaya lang po, so sasabihin niya, paano to kino-convert? Ito ba ay 1,000 international units naman? So, ang sabi ko lang po dito, masasabi ko, kalimutan ko lang ha, ang conversion po nito ay parang ang kailangan mo talaga natin ay 1 to 2,000 units a day. Ayan, kung normal po kayo at wala po kayong ibang sakit, adult po. So, ang mga bata po ay magbe-benefit po from 1,000 international units per day. Anong age ho noon ang po pwede? 1-year-old pataas. 1 to 10, pwede ho yan. So, meron ho na mga newborn. Dahil ang sa newborn po, ang recommend lang po nila ay mas mababa, po pwede po na magbigay kayo ng every other day. Ayan. So, yun po ang minimal na kailangan ng isang bata, bagong panganak, mga teenager po at adult po katulad natin. At yung mga matatanda po, 1 to 2 soft gels o 1,000 to 2,000 international units per day. Depende po sa inyong medical condition, pwede po tayo mag-increase. And as we go along, i-discuss din po natin yan. Okay? So, huwag po siya yung masyadong ma-alarm sa mga conversion, pero parang nice to know lang po na ang 10,000 international units ay 250 micrograms
So, just 1/4 po of a milligram. So, if we, ang ibig lang ho sabihin nito, kung tayo gusto nyo itaas hanggang 10 or 20,000 international units per day, yun po yung na-research ko, hanggang 20,000 international units per day, yun po yung parang maximum na po na kinakailangan ng isang tao na mag-take ng vitamin D o ng Fern D. 10 to 20 soft gels per day. Pero, depende po yan, again, sa inyong medical condition at sa inyong need for Fern D. So, ang payo ko rin ho, at the end of the day, consult your doctor. Please consult, consult, consult. Ayan. So, while we're at it, so discuss din ho natin ang vitamin D deficiency, which has become the global public health problem affecting an estimated 1 billion people worldwide. So, hindi lang po dito sa atin sa Pilipinas and amongst the IFR nation, relevant ang ating product na Fern D. Or, kasi ho, buong mundo, as I've said, talagang deficient po sa vitamin D. Dahil tago nga ho ng tago sa araw eh. So, what more po yung mga countries na kung saan ho halos hindi ho nagpapakita ang araw dahil sa winter o kaya ho, mas mahaba po yung gabi nila kaysa sa kanilang araw. So, marami hong countries na ganyan na. And take note, naaapektuhan ho talaga sila ng maraming medical issues, particular na po ang ating pandemya. So, why is it common? Kasi nga ho, people living in the northern latitudes, yung mga countries po na wala masyadong sun, at saka po yung tayo ho, kahit maraming tayong sun dito sa Pilipinas, but we tend to stay indoors. At tayo po rin ay nagsusuot ng mga makakapal na mga clothes, kaya po hindi makapenetrate ang sun sa ating mga clothes, lalo na po yung ating mga kapatid pong Muslim, at nagumagamit po tayo ng sunscreen, ng mga SPF, at ito na po, yung lockdown during pandemic, I don't think marami po sa atin ang na-expose talaga sa sun lockdown po. So, what are the risks for vitamin D deficiency? Sa mga matatanda po at may mga edad, they are like, who are like, less likely to spend time sa sun at dahil may fewer din po ang kanilang receptors sa kanilang mga skin. So, paano hindi po sila masyado nakaka-convert ng sunlight para po sa vitamin D? So, magkakaroon po sila ng talaga ng problema para mag-absorb ng vitamin D sa katawan. And this risk for vitamin D deficiency in those people over 65 years old ay very, very high. And this is very true. Concerned po talaga tayo dyan. So, yung levels po nito, daanan lang po natin. So, parang pinapakita ko lang po dito na kahit po medyo taasan natin ang ating vitamin D sa ating katawan, magugulat po kayo. Pag nagpakuha po kayo ng serum ng vitamin D level, ay hindi pa rin po siya, pwede pa rin po siyang hindi ganun kataas. Okay po? Yeah. So, kailangan po pag sufficient, ito po, pang laboratorio na po to. Ang sufficient po ay tinatawag na 25 to 30 nanomoles per liter. Pag yan po ang resulta ng pagpapakuha ng dugo ng vitamin D, para po ma-determine natin kung okay ho ba o hindi ang ating level ng katawan, sa ating katawan. So, more than 250 nanomoles per liter may be considered toxic or in excess. Pero, meron po ako nadaanan ng mga research ko talaga ng mga abang panahon, inaral nila, kahit na po daw mataas o madami ang iniinom na vitamin D for a very long time, ay bihira po ang tao na magkaroon ng toxic o excess na dose sa katawan ng vitamin D. So, relatively po, very safe po. But again, I caution you, huwag po kayong mag-overdose. Please consult your doctors. Okay? So, ito nga po siya, ang ating Fern D bilang isang world-class product ay talagang not only to strengthen the muscles at mawala po yung ating mga masakit sa katawan, and it also strengthens the bones, it boosts immunity, at nagre-reduce sa mga risk ng fall at fractures, and is very good for the heart. Ayan po siya. Recommended po siya for all ages.
At least may background kayo kasi pagka challenge kayo ng mga nagtatanong sa inyo, para sa may vitamin D, balikan niyo po yung mga lectures na ito para sabihin na ninyo o kaya sabihin niyo, panoorin niyo po ang lecture ng aming mga product training. Para ho, mahirap mong intindihin, meron ho tayo laging recorded sa Facebook na iFern product training. Asya po. Ito po yung guidelines for people who are at risk for deficiency. So, sa international levels po ng mga endocrine society and everything, parang kita nyo, parang wala namang 1,000 IU dyan, doktora. Mas mababa pa sa 1,000 IU. 600, 800. Kasi nga, may nag-come across nga ako eh. 400 IU, international IU lang, okay na daw per day. But yan po, granted po na kayo'y umiinom, ay kumakain ng mga food rich in vitamin D, ay sige, pwede po tayo magbawas naman. Wala naman yung problema dyan. At kayo po ay laging nasa araw, wala pong problema dyan. Pero kung ang inyo pong situation ay wala nga po kayo sa araw, lalo na po ngayon lockdown, tapos hindi naman po kayo umiinom ng mga, kumakain ng mga vitamin D rich and rich food or fortified foods, just go for the higher dose. Di ko ba para mas safe po tayo? Ayan. So, in Canada and the US, ang upper, ito papakita ko lang po sa inyo, ho, ang upper limit po ay 4,000 international IU per day o apat po. Ito rin po ang rekomendasyon para sa mga buntis. At saka iba ho na may mga sakit din ho. 4,000 IU. Hindi na kayo matatakot niyan. Apat ho na soft shell. So, a moderate supplementation is sufficient for most population. Sabi ko, wow, 1 to 2 soft shells na may halos 1,000 to 2,000 international units per day. So, doses between 2,000 to 10,000, not necessarily providing more benefits, but not being toxic either. So, ibig sabihin, pwede nyo i-increase. Why not? Pero, hindi po natin masasabi na nakaka-increase din po ng benefit. Okay? Pero hindi po siya toxic. At yung katulad ng sabi ko kanina, nabanggit ko ho, 20,000 international units taken daily had been associated with toxicity. Kaya wag ho tayong lumampas dyan. At wag ho natin pagtagalin ang pag-take niyan. Diyos, wag ninyong ubusin lahat ng current day kasi take niyo ho. Just in, sa takot nilang ho na wag magkasakit o gumaling ho sa inyong sakit. So, depende po yan sa inyong medical condition. Magbe-benefit ho ba kayo sa mataas na dosage ng Fern-D o hindi? Consult your doctor, please. Ayan. So, fall po ang pagbagsak po ng mga matatanda, kaya ho nababali ang buto, o kaya ho ng hips, ay talaga pong public health concern na po yan among the elderly. Tayo ho, abutin din ho niya, natin yan. So, hopefully po, ay kati-take natin ang Fern-D, tayo po ay ma-prevent natin ang mga ganyang aksidente. Okay? So, yung mga knee at hip pain, ayan, nape-prevent din po siya, nababawasan ng possibility kasi ho, may mga pag-aaral na nangyari dyan o researches na ang pag-take po ng vitamin D ay nakaka-predict ho kung kayo ho ba ay gagaling o hindi sa inyong mga kasukasuan na masasakit. Ayan po siya. Joint pains, nare-reduce ho, nababawasan among those who achieve ng mga na medyo maganda hong serum level ng vitamin D. Ayan po siya. Napakadami pong research tungkol sa cancer at vitamin D. So, ang ating pong Fern-D ay very, very effective po sa pag-protect against sa mga cancers ng colon, breast, at prostate. Ayan po siya. So, sino ba ang gusto magka-cancer kahit anong cancer? So, help us God. Huwag po sana nating abutin yon. Pero pag nagtitake po tayo ng vitamin D, at least po, protected tayo kahit papano. Okay? So, yan yung siya. Ang mga breast cancer po, nagkalat po talaga. At napakadami pong studies o pag-aaral na nagsasabi na ang mababang vitamin D levels sa katawan ay associated po sa high risk para ho sa breast cancer among those na pre- and post-menopausal women. Kaya kung meron po kayong history sa inyong family, all the more you should be taking Fern-D dahil sa lakas po ng association ng pagbalik din po ng breast cancer
amongst those na mababa po ang vitamin D level sa kanilang katawan. Diyos ko, dahi ho, di ho pa. So, sa prostate level, cancer naman po sa mga lalaki, ayan, associated din po ng pagkakaroon ng prostate cancer sa mga lalaki na na-find out po nila na mababa din po ang vitamin D sa katawan. So, wala naman mo, wala pag mag-take at i-offer nyo ang Fern D sa mga tao po na yun, na mga may sakit po, o kahit po walang sakit, bata man ho, o matanda, kasi po, napakaganda po talaga ng ating product. And mind you, na nag-uumpisa po kami noon, wala pa nga po to sa MIMS o sa Philippine Drug Formulary. Ngayon po, nandiyan na po yan sa MIMS, binabasa na po yan ng mga doktor, basihan na po yan ng mga gamot na binibigay sa Pilipinas, at yan po ay FDA approved. So, hindi na po hindi na po kayo mahihirapan na i-advocate po siya o i-offer po siya, lalo-lalo na po sa mga prospect po ninyo at mga bagong distributors na it helps na nasa MIMS po tayo. So, diabetes po, those who have low vitamin D levels were found out to be more likely na makakadevelop ng type 2 diabetes kumpara po dun sa mga tao na mataas po o sufficient po ang level ng vitamin D sa kanilang katawan. But there is no reliable evidence that taking vitamin D supplements can treat or prevent type 2 diabetes. Okay? So, ano ang take natin dito? Kung kayo po ay pinayuhan ng doktor na uminom ng inyong maintenance, lalo na po sa diabetes, hypertension, and everything, huwag niyo pong isang tabi ang gamot na yan at ang inyong hong lalaklakin ay Fern D. So, mali po yun. Kailangan po, kayo po ay umilim din po ng sinabi ng inyong doktor, pinayo ng doktor, dahil yun po ang dapat niyong gawin at dapat niyong inumin para sa inyong karamdaman. At vis-a-vis, inumin din po ninyo at i-take din po ninyo ang ating mga, ang Fern D, lalo na po ating Power Trio. Ayan. So, ang autoimmune diseases po, kasama na rin po dyan ang diabetes, ang atin po psoriasis, ang atin pong lupus, at kung ano-ano pa po, kasama na rin po dyan ang maraming autoimmune diseases, ay pati ho rheumatoid arthritis, nagbe-benefit po talaga, promise, sa vitamin D na Fern D, na pag ininom ho ninyo, ay talagang na-alleviate po yung maraming symptoms na inyong nararamdaman, at nag-i-improve po ang inyong medical conditions. Kaya swak na swak po talaga ang Fern D sa mga autoimmune diseases. So, bakit po sinasabi natin na binuboost din po ang immunity ng vitamin D? So, ito po talaga, ina-activate po ng vitamin D ang ating mga T cells. Ito po yung mga lumalaban para sa mga microbyo po o mga viruses din po na pumapasok sa ating katawan. So, in healthy people po, nilalabanan mo talaga yung infection. Pero yung mga people po, yung mga tao po na may autoimmune diseases, katulad ng nabanggit ko kanina, yung T cells po nila, ina-atake ho yung kanilang sariling cells. Kaya po, autoimmune. Ayun ho, diba dapat to yung T cells natin nakikipag-away sa kalaban sa labas. Ang T cells po, pag may autoimmune disease kayo, ay nakikipag-away sa sarili niya. Ah, Jesus Maria Joseph. Kaya po, ang vitamin D po ay kinakailangan po niya ito para po makorek ito. So, hindi na natin po pag-iisip-isipan pa yan. Basta kailangan po ng vitamin D ng katawan para po malalabanan ang autoimmune diseases po natin. Kasama po yan ang ating immune system. Ayan po siya. So, dementia. Ayan po yung dementia, yung nalilimutan. Makakalimutan po kayo, hindi niya na masyado maaalala. At ito po associated sa pagtanda or aging. Ngayon po, hindi po masyado nilang nalilink o naisasama kung na ang pag-take po ng vitamin D ay nagbe-benefit talaga sa mga tao po na matatanda na may dementia na po. But, ang sabi po nila at recommended po din ng mga eksperto, take your vitamin D now to prevent onset of dementia later on. Wag ho niyong antayin na parang hindi niyo na maintindihan, wala na kayong maalala, o kaya ho ang inyong mga kasambahay ho, o yung mga nanay-tatay ay matanda na po, at
may edad na po, aging na po, at saka nyo ho doon yung offer ang vitamin D o ang Fern D. Ngayon pa lang po, inumin nyo na po. Ngayon pa lang po, bigyan na po ninyo sila. So, ang na-find out po nila sa maraming pag-aaral na ang low vitamin D serum levels ay associated din po sa risk of death. Ayan, and mortality. So, masasabi ko ba natin na tayong umiinom ng Fern D ay may pag-asa na humaba ang buhay? Yes! Yan po ang patunay ng mga studies na yan. So, kung yun lang ba ang kailangan natin gawin ay wealth and wellness, aba, bakit po natin tatanggihan ang Fern D? Sabi ko na ho kanina na kailangan din po ng mga buntis ang vitamin D supplementation. Alam ko po, ang mga buntis, pag second trimester, umiinom na po sila ng mga vitamins, pero hindi po masyadong na-offer ang vitamin D. Pero ganun po ang ka-importante na uminom po hanggang 4,000 international units ng vitamin D o ng Fern D ang lahat po ng buntis. Bakit po? Kasi po nagpe-prevent po ito ng premature birth. At saka po nagpe-prevent po ito ng napakadaming blood loss o yung masyadong madugo po ang kanilang panganak. At napakaganda po ng effect nito sa buntis na hindi po latang-lata during the period po ng panganak niya. Magkakaroon po siya talaga ng energy na i-undergo ang birthing process. Ayan. So, na-find out din po na napakaraming studies na ang infertility amongst women o yung pong mababang kakayanan ng isang babae para magbuntis ay na-associate po sa mababang vitamin D levels. Kaya nga po, naapektuhan ang chances ng ovulation and fertilization at ka-associated po siya sa mataas na parathyroid hormone, PCOS, infertility, at high testosterone level among sa mga babae. Kaya po yung mga babae po na mababa ang vitamin D sa katawan ay 5 times more likely na mas mahaba ang siklo nila ng regla. Hindi po sila nireregla buwan-buwan. Kaya po, importante din po na vis-a-vis ng infertility ng babae ay infertility din po ng lalaki. Lalo na po yung mga couples, yung mag-asawa po, na gustong magkaanak pero hindi nakakaanak, pareho po ninyo silang painamin ng Power Trio. Lalo na po ang ating Fern D. Ayan po. Among naman po sa mga perimenopausal at menopausal na babae, yung malapit na yung hindi na po nagkakaroon ng regla dahil tapos na po ang function ng kanilang matres, ang POGS po o mga obstetrician, gynecologist po ng ating bansa ay nire-recommend po talaga ang paggamit ng vitamin D para po hindi natin masyadong maramdaman ang mga nararamdaman kapag kayo ay nagme-menopause na po at nagpe-prevent po siya ng dementia, nagpe-prevent po siya ng depression. Kaya po, kahit na po bagong panganak na nagkakaroon po ng postpartum depression, kailangan po na uminom ng Fern D at ng vitamin D. Overall, nai-improve po niya ang quality of life ng mga babae. At syempre, ang mga lalaki din po. Kaya iinom din po sila. May mga pag-aaral din po, studies and research na nag-associate po ng mababang vitamin D level para dun po sa mga magkakaroon ng tuberculosis. Kasi po, may effect po yan sa pagpatay po ng bacteria po na nagkakos ng tuberculosis. Kaya ho, ibigay din ho ninyo sa mga ating mga kamag-anak o kakilala na sinawing palad na nagkaroon ng tuberculosis na napakahirap pong gamutin kahit ho kailan. Ayan po, sa lahat ho na may kidney disease, associated din po ang mababang vitamin D levels para ho magkaroon ng kidney disease. Nakita ho nila na 2 times more likely po na magde-develop po kayo ng albuminuria o yung magkakaroon po ng protein sa inyong ihi na hindi ho dapat mangyari at nakaka-damage po ito ng kidneys. Okay po. So, kailangan po dun sa mga may chronic kidney disease ang mas mataas na vitamin D level. So, painumin din ho ninyo sila. Pero excess na vitamin D po ay magkakos ng kidney damage. Kung kayo naman po ay hindi naman po deficient o mababa ang inyong vitamin D sa katawan, kung normal lang po. So,
Yun nga po ang caution natin, huwag po niyong i-overdo ang pag-inom po ng kahit na anong gamot, particular po ng Fern D, kahit na po sabihin niyo po siya ay vitamins, kasi po, yung kidney po natin, depende po kung ano po ang status ng inyong kidney, ay madali talaga apektuhan. Okay? So, nakita ko po ito amongst po doon sa mga researches na binabasa ko po na randomized controlled trial, nakaka-prevent po talaga ng sufficient vitamin D sa katawan ang ating pag-inom nito sa napakarami po na health concerns or problems. Katulad po sa hypertension, after po ng heart attack, sa diabetes, kay type 1 o type 2, sa mga gestational diabetes o ito po yung pagkakaroon na mataas na blood sugar associated with pagbubuntis. Yung low birth weight po ng mga bata ay associated din po dahil mababa ho ang vitamin D ng kanilang nanay, eh syempre mababa din kanilang vitamin labas. O yan, yun pong may breast cancer, prostate cancer, yun pong may masasakit po sa likod at sa mga katawan, yun pong madalas pong malaglag o matumba, at yung mga may hip fracture, at yun pong kahit na po yung menstrual pain o yung sakit po pag kayo ng inyong puson kapag po kayo ay may nireregla, associated po yan dahil sa mababang vitamin D sa inyong katawan. So, yan na po. Makita ninyo, parang lahat na dumadami po yung mga tao na medyo pakilala ninyo at dumadami po yung medical condition na talaga magbe-benefit po from taking Fern D. So, mga vital studies po yan sa England at sa iba-iba pang mga countries na nagsasabi na pagho tumaas ang blood level ng inyong katawan ng vitamin D ay nalo-lower po ang inyong cancer risk. So ano bang naaral pa ho nila? Certain kinds of cancer, diabetes, asthma will benefit from taking vitamin D, colon and prostate cancer. Yan din po siya. May iba nga ho, lumiliit pa ho yung cancer cells. Ayan po siya. So, personal opinion ko po, easier po to treat tumor cells in the petri dish in experimental setting, katulad ng mga daga ho. Ayan, but I can only quote various studies found widely in the literature and internet. I can only recommend what experts are likewise recommending such based on robust studies. Yan po siya. So, kung tatanungin niyo po ako, pwede ho bang damihan ang pag-inom ng friendly? Hinay-hinay lang din po. Case to case basis and at most, consult your doctor, please. If you cannot consult me, ganun. So, do we continue to take our daily dose of vitamins? Yes, of course. We have to do that, lalo na po ngayon, panahon ng pandemya. And our bones and muscles cannot really function without vitamin D. And the more reason, yun lang. Ito po, wala tayong masyadong sun exposure, lockdown ng episodes natin, risk for cancer, risk for autoimmune disease, just ko, lahat na ho. At ang depression, oh my God, aging, at kahit na ho, ang hair loss. Kailangan ho natin ng Fern D. Sus, Mariosep, kung hindi pa ho natin kayo makonvince, ay hindi ko na po alam. But do not just take Fern D. You can also take Fernactive and Milka, equally important in home. Yeah. Lalo na po sa ating lifestyle, promote natin ang good and healthy lifestyle. So, tanggalin mo natin yung hindi natin kailangan, tension, mga cigarette smoking, etc., etc. Piliin mo natin kung ano yung papasok sa ating katawan dahil isa lang po ang ating katawan at isa lang po ang ating buhay. So, kailangan nung magkita-kita tayo na matatanda. Na-imagine na po ninyo yan. Matatanda na ho tayo, pero nag-RBA pa rin ho tayo. Kahit tayo ho ay 90 years old na. Go, 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 hypernation. Ayan. So, sa upper respiratory tract infection, marami na po talagang pag-aaral na nagsasabi na mag-benefit po sa pag-inom po ng vitamin D, ng Fern D, ang mga bata po at matatanda po na para ho hindi sila magkaroon ng upper respiratory tract infection, ubo, flu, sipon, and everything. Matagal na po yan na inaaral. Kaya po, nakita nila yung link sa pandemya o sa COVID-19. Kasi po yan talaga ay marami na pong pag-aaral dyan.
antimicrobial peptides na nai-stimulate, kaya po ganyan ho nangyayari. Kaya po ito, ano ho ba ang relevance ng Fern D sa COVID-19 pandemic? Matagal na po ito na sa literature at ngayon po, in a span of 1 year, may get, ang dami na po talaga nagsipag-aral tungkol sa vitamin D at ang pandemya ng COVID-19 dahil sa chitokin storm. Talaga ho, sila po ay related. So, ang nakita po nila basically, nape-prevent po ng vitamin D ang chitokin storm. Yun po yung susi kung bakit po lumalala po ang COVID-19. Kaya po na ICU, kaya po na intubate, kaya po namamatay. Dahil po pag mababa ang vitamin D level sa inyong katawan, more likely po talagang tatamaan po kayo ng COVID-19 at napakapahit po ng pwedeng mangyari sa inyo. Yung clinical prognosis po ay hindi po maganda. Ayan po siya. Pag mababa po ang vitamin D level sa katawan, as opposed sa pag dahil po yan sa mga internal po na nangyayari sa ating katawan. So, nagpi-play po talaga ng role ang vitamin D sa function ng immune system. Mabalikan natin yan at pagpunta natin yan, infection, progression, and severity. So, na-find out po nila sa napakaraming studies po na pag mababa po ang serum level ng vitamin D sa katawan ay mas mataas po ang risk para sa COVID-19. Yun lang, matandaan ninyo, katakutan ninyo, bakit hindi ho natin iinumin talaga ang Fern D, di ho ba? So, dati ho, parang ang hirap po namin patunayan yan kahit na nababasa natin sa literature. Pero dahil ho sa dami nang naapektuhan sa Europe, sa Amerika, sa Asia, sa Southeast Asia, at kahit dito sa Pilipinas, ang dami na pong naglabasan. And basically po, ang sinasabi ho ng studies na inaral ho nila yung mga naging positive, yung mga naging asymptomatic, yun ho mga na-hospital, yun ho na ICU ng mga pasyente po ng COVID, at yun pong mga sinawing palad na namatay po dahil sa COVID. Inaral po nila yan sa iba-ibang studies, sa iba-ibang country, sa Europe, sa Amerika, sa Asia, at dito sa ating sa Pilipinas. So, nililink po talaga nila. Dati po kasi walang evidence. Ngayon po, nililink na po. So, yan po. Singapore study, ang sabi po nila, talagang protective po ang effect ng vitamin D para dun across age, gender, and comorbidities. So, alam na po nila ngayon na talaga po ang vitamin D kasama ng magnesium, kasama ng B12, para kasama yan lahat sa ating for an active din, ay protective against those na nagkaroon ng COVID-19. Ayan po siya sa South Asian Retrospective Study na May 2020 lang po nilabas. Severe COVID-19 patients ay na-find out nila na may mababang level ng vitamin D kesa dun po sa mild lang po yung symptoms na lumabas sa kanila. Dahil mas mataas po yun. Kahit po sa UK, ganun din ho ang sinasabi na ang vitamin D deficiency o mababang vitamin D sa katawan ay associated with COVID-19 infection. Yan po. Asa sa Philippines din ho, sinasabi niya na 10 times more likely nga rin po na pwede kayong mamatay pagka kayo ay mababa ang inyong vitamin D sa katawan. Kaya po, 19.6 times protective ang pagkakaroon ng sufficient vitamin D levels sa katawan against the pandemic or against the COVID-19. So, hindi ko po talaga categorically sinasabi na pag kayo ay uminom ng Fern D, hindi ko kayo magkakaroon at hindi kayo tatamaan ng COVID-19 infection ever. So, hindi po. Ang sinasabi lang po dito na may siya yung protection niya. Kahit paano ho, napoproteksyonan kayo na hindi ho maging malala ng todo o hindi po kayo mamatay ng ganun-ganun na lang po dahil po sa COVID-19 if sufficient po ang ating vitamin D level sa ating katawan. Ayan, kahit na po yan. So, kahit na po sa Indonesia, ganun din po ang sinasabi, lahat po na may pre-existing medical condition and below normal vitamin D levels, ayun yung ads po o yun hong risk na kayo ay mamatay dahil sa COVID-19 ay mataas din. Sa Indonesia, 10 times more likely to die of COVID-19 amongst those na mababa po
at deficient ang vitamin D sa katawan. Diyos ko, saan pa ho ba kayo pupunta kung sila na ho ay napatunayan na nila sa studies na to? Pare-pareho lang ho ang sinasabi nila. Isa lang ho ang sinasabi ko. Hard to say which dose is really beneficial, kung anong dose. But it is clear that vitamin D deficiency is harmful. Hindi po siya maganda at siya po ay nakaka-increase ng risk para sa COVID-19. So, bakit po natin pababayaan na hindi tayo inom ng vitamin D? Ba't hindi natin pababayaan? Bakit natin pababayaan na tayo po ay hindi mag-friend D? Kung ang sinasabi na po na napakarami pag-aaral, ay kailangan po natin ang vitamin D sa ating katawan. Saan pa po kayo? Paulit-ulit pa po namin kayong eko-convince? I don't think so. Baka kung kailan may mararamdaman kayo at saka kayo naghahanap ng friend D, huwag mong gawin yan sa inyong sarili. Take it now, daily, at para po maproteksyonan po kayo at ang ating mga mahal sa buhay. Ayan po ang ating friend D. So, signs of toxicity, pwede niyo po itong i-consulta sa inyong mga doktor. Pero, if you're taking it within the reasonable range, hindi po kayo maano, do not be afraid. Pernactive, on the other hand, which is the second part of our power trio, is really to increase the levels for your active lifestyle. Kaya nga, pernactive. So, it also enhances mental alertness, it boosts the immune system, it is for anti-stress, and it has 8 vitamins and minerals na talaga kung kailangan ng ating katawan. So, bata, matanda, may sakit, wala, buntis, hindi, lalaki, babae, will really benefit from pernactive. So, makikita ho natin na kasama niya ang vitamin B complex, na B1, 2, 6, and 12. So, ang tanong lang ho laging sa akin ay based ho sa REMI o yung recommended energy and nutrition intake ng Filipinos ay one capsule po ng pernactive is almost 8, how many percent of the REMI of the men and women ages 19 to 14? Halos kalahati po. So, pwede ho ba kayong uminom ng dalawa nito? Yes, pwede naman ho. Pwede mo bang uminom ang mga bata nito? 10 to 12 years old ay kalahati lang ho ng recommended nila ang isang capsule. So, magbe-benefit sila. Sabihin nun, hindi mo sila mau-overdose pag nag-take din sila ng isang capsule. Okay? So, pwede hong mag-take ang mga bata. Ito. So, when is naman the best time to take pernactive? Ito po ay early morning. Pwede po mag-take din kayo in bedtime. Kaya alam mo, hindi ko kayo makakatulog. So, ako ho, after supper o after dinner, huwag na po kayo mag-take ng pernactive. Lalo, wala naman po kayong balak na magpuyat. Kasi ho, pag nagpuyat po kayo, ay, pag nagpuyat po kayo, mag-take ko talaga kayo for an active para hindi mo kayo makatulog at napakaganda po ng energy niyo sa magdamag, makakaaral po yung mga bata, ng mga estudyante ninyo, makakapuyat po kayo, makakatapos kayo ng kung ano man dapat yung tapos sa report and everything. O kaya ho, yung mga bayaning puyat lagi sa mga call center o ang trabaho po ay panggabi, ay pag uminom po kayo ng for an active, sabayan nyo na po pati fern coffee. Ayos na ayos po. Hindi na po ninyo kailangan mag-take ng mga kung ano-ano pa, pampagising lang po. So, who can benefit from pernactive? Those who may or may not have the following. Yung mga may alcohol dependency kasi mababa po yung kanilang vitamin B complex. Yung mga may autoimmune conditions, katulad ng lupus, diabetes, rheumatoid arthritis, yung may depression, kidney disease, yun ho, mga may sakit katulad ng HIV, heart disease, may Alzheimer, AIDS, and cancer. Practically everybody. Sabi ko nga ho, matanda, may sakit pa wala, lalaki at babae will benefit from pernactive. Kasi yan po talaga ang ginagawa ng vitamin B complex na nasa pernactive. Sinusupport at pinopromote po niya ang cell health at ang RBC o red blood cell growth. Importante po ito para sa mga buntis at sa mga gustong mabuntis. At importante din po ito sa atin kahit na ano pa ang ating edad. Why? Because we continuously produce our red blood cells. So para hindi tayo maging
anemic at maging healthy din ang ating brain function at ang ating mga nerve function. So, yung mga medyo nangangapal na po yung kamay o yung paa o kaya meron ng mga parang tusok-tusok, ay, magbe-benefit po kayo sa ating Fern Active. And the cardiovascular risk, it lowers the risk for stroke and even heart attack ho, yung mga na-stroke o yung nagkaroon ho ng heart attack. Makaka-recover po na mabilis, samahan niyo po ng vitamin B complex na nasa Fern Active. Okay? Ang zinc po sa Fern Active ay para sa immune system, metabolic functions, and wound healing. So, yung oxidative stress po ay nare-reduce po nila. So, may impact po ito din sa male sexual competency. Diyos ko, that by itself, alam na huli niyo yan kung ba't favorite po yan ng mga lalaki, ang Fern Active. Kasi nga po, active. Ayan, kayo na po ang mag-conclude niyan. So, ang Fern Active po on women, important po to sa pregnant women para po sa pag-develop ng fetal brain o yung brain po ng bata sa loob na sinapupunan. And it lowers the risk for preeclampsia. Yun hong nag-iis din po siya ng yung gusto mong masuka sa umaga o sa maghapon. And it really boosts our energy levels and reduces the risk for anemia. Fern Active and men, sabi ko nga kanina, increases the testosterone levels. So, mabibuild yung mga muscles, may increase yung strength. Ganun din sa ating mga babae. Pero hindi mo tayo magkakaroon ng parang hydrilin, no? Ano? So, hindi naman tayo barbell talaga para makuha natin yun. Para ma-increase lang yung ating mga muscles, hindi yung lapay-pay ka na o kaya lobat ka na pagdating ng hapon. So, i-take din ho natin ito para for energy level ng buong maghapon natin at magdamag. So, yung mga kulang sa Fern Active, ganito ho ang pwede mangyari sa inyo. Anemia, confusion, dementia, depression, fatigue, intestinal problem, mood disturbances, muscle weakness, numbness and tingling ng mga hands and feet, poor memory, soreness of the mouth and the tongue, and weakness of the immune system. So, saan ka pa uminom ng Fern Active? Ang katlo sa ating power trio ay ang ating Milka. Ayan, world-class product po siya. So, yun yung mga ibang milk supplements, o calcium supplements po for that matter, ay nakakakoso talaga ng kidney stone. Ang ating pong Milka ay galing po sa pure cow's milk. Ayan, so nakakaprevent po ng osteoporosis, hindi po nakakakos ng kidney stone. At higit sa lahat, kung kayo pa ay may lactose intolerance, hindi po kayo magkaka-lactose intolerance sa Milka. Kaya ho, saan pa? Yan na pong inyong inumin. Trukal po siya. Ang Milka po ay kailangan po ng mga babae, lalaki, across all ages. At napoprotect po niya yung lahat. So, hindi po siya nag-increase. Sabi ko nga ho, ng risk for kidney stone as opposed sa ibang milk calcium supplements na available po sa market. Kaya nga po yun eh, mga stone former ho yun. So, yan. Gusto ko lang kung balikan ang Milka, sabi nyo, ilang Milka ho ba ang dapat nating iniinom sa isang araw? Ang isang kapsula po ng Milka ay kalahati lang po halos ng kailangan nating inumin o ng calcium sa buong maghapon. Every day, kalahati. So, pwede pa tayo magdalawang Milka? Yes. Lalo na ho kung kayo ay hindi umiinom ng gatas o hindi po kayo kumakain ng dairy products. Okay. Paano naman ho ang mga bata? Pwede ho ba silang uminom ng Milka? Isang ganun? Yes, pwede din po. So, parang halos katumbas na ho ng isang basong gatas yun para sa mga bata. Sa atin ho, parang kalahati lang po. So, pwede nating doblehin. Okay? Yun pa parang may idea kayo. More or less. Pero syempre, mga bata, pwede naman ng gatas. Para ho, lagi silang nakagatas. Ano? O, silver ion po, ang technology behind Silver Fresh. And this is the only one in the Philippines na may ganitong technology. And it really prevents the inflammation of the gums. This as an anti-infective against microbials. And yung zinc lactate po, na considered din po na component po ng Silver Fresh, ay nagpe-prevent po ng tartar, gingivitis, bad breath. Yung vitamin E ni yung kasama is a natural moisturizer. So, with every brush, ang peeling niyo po talaga,
fresh ang inyong breath. Kahit na hindi nyo nga i-brush eh. Ganun nyo, parang mouthwash na mouthwash po. Ang dating ng silver fresh. So, may imagine nyo na po, yun yung mga may problema sa gums, sa bibig. Kakaroon po sila ng allergy sa mga ibang toothpaste ay hindi po sila mag-allergy sa silver fresh. Promise. Ayan po. Ay, silver fresh din po ay walang paraben, triclosan, at fluoride. At ito po ay associated, yung tatlong yan ay associated po with cancer. Kaya po, safe and all natural po ang ating silver fresh. You can even treat it sa mga katikate o kaya po sa pimple ko po. Yan ho ang inilalagay ko. Para ho, wag ho siya mag-inflammation. Agad. Yung iba ho, yan, tatanungin naman sa akin yan. Yung iba po natin mga distributor na discovery nila na pwede kong gawin ang silver fresh na feminine wash. So, po, pwede po kumuha kayong konti, tapos i-wash niyo po dun at i-rinse niyo po ng tubig after kumata kayo ng isang happy birthday. So, ma-feel niyo po talaga na masarap po siya, masaya po siya, at siya po talaga ay nakaka-prevent ng mga bonilya, na infection, o pangangati po, at nakaka- yung mga pangangamoy na hindi nyo maintindihan, effective po ang silver fresh as a feminine wash. Okay? Huwag lang yung i-overdo. Kado? Overdo, ibig sabihin, maya-maya ho, ay nagsisilver fresh kayo. Tuod. So, yung silver ion po niyan, kasi yung antibacterial agent, pinapromote po niya ang faster wound healing, at nagpo-protect po siya against bacteria, certain viruses, and even fungus. So, nga sabi ko, walang TFP na napafind out doon. Ito po ay, ang TFP po ay component ng major toothpaste na available po sa buong mundo. Pero ang silver fresh po ay wala nito. May apo siya. Maganda po ba na walang TFP? Of course. Ayan po. So, another world-class product po ay ang ating Aurora Soap and Lotion na ito po ay may argan oil, a Swiss apple stem cell, at may aloe vera. So, by itself, napakaganda po sa balat, napakaganda po sa buhok, napakaganda po sa mukha. Kaya ho, yan lang ho ang basehan ninyo. Tignan nyo ho ang mga leaders ng iPhone na matagal na po nag-Aurora. At makikita ninyo, bakit ba ang quality ng kanilang balat sa quality ng balat ninyo, na ngayon lang ho, kayo gagamit ng Aurora Beauty Bar. At ang Aurora na lotion po, ay na-find out nila na may parang anti-lamok effect. Hindi ko kayo masyadong kagatin ng lamok kapag po kayo ay naka-Aurora. At iba po talaga siya, hindi po siya, madulas po siya, pero hindi po siya parang malagkit. Madali ho siyang matuyo. Kaya ho, maganda po ang effect sa balat. At ang Aurora Beauty Bar naman po ay napakaganda po ang effect sa face, sa balat. At syempre, pang shampoo ko rin po yan ang buhok. Dahil siya po ay may aloe vera. May argan oil pa. Eh, ang mahal-mahal po ng argan oil pagka-incorporated po sa mga shampoo, di ba? So, ba't hindi po nyo i-shampoo ito? Effective po yan. Ilang taon na po ba ako nagsashampoo ng Aurora? So, tagal na po. Pagbuhat po na na-introduce yan, hindi na po ako nag-shampoo ng regular. Paminsan-minsan lang po ako nagko-conditioner. Ay, ito po, ang favorite ko rin po ito. Favorite ng marami, ang day and night cream. Siyempre po, pag day, gamitin nyo ng araw, pero pag night, gamitin nyo ng panggabi. Pero ako po, ini-intertwine ko yan. Ibig sabihin, pinagpapalit-palit ko yan. Bakit po? Napakaganda po yan. So, meron po siyang stabilized vitamin C na talaga hong yun po ang nagpaiba ng ating product from the other products po na available in the market. Ang star flower oil po ay ginagamit na po panahon-pahon ni Cleopatra. Kaya po, nagpapaganda po talaga ng balat. At ang day cream po ay meron pong UV light filter. May SPF din po siya. Powder finish po siya. Kaya pag hinawakan niyo ang inyong balat, talaga makikita ninyo, naka-aurora po. Ayan. Naka-Aurora Day Cream yan. Kung hindi na po tayo kailangan mag-face powder o kung ano pa, at hindi po ito humuhulas kapag po kayo ay magpawisan. Kahit na nasa labas kayo at naka-expose kayo sa skin, hindi po yan huhulas. Hindi po yan magpapachip-achip. Ang night cream naman po
ay nakakaroon kayo ng microexfoliation ng inyong balat na hindi po kayo inaagnas at hindi po talaga sumasakit o kaya po ay nagkakaroon ng paghahapdi ng inyong balat. Nagpapalit lang po ang inyong balat ng unti-unti. Kaya po siya. Kaya napakaganda po niyang effect. Actually po, kahit nga araw, nagna-night cream ako. Kasi, pag hindi ka nalalabas, lagay mo yung night cream sa inyong mukha. Mas maganda ang effect. Promise. Mas maganda ang magiging change. Promise. So, sasabihin mo lang itong ating Aurora Day and Night Cream kasama ng ating next two products. Isang linggo pa lang yung ginagamit. May effect na po sa inyong balat, lalo na sa inyong mukha, at makikita ninyo ang difference. Ayan po siya. At yun, lahat po talaga kami gumagamit niyan. So, yan po yan. Product benefits, anti-aging, kaya hulaan niyo po ang aming mga edad. It firms the skin texture, improves skin elasticity, radiant po ang complexion ninyo, nakaka-prevent po ng fine lines and wrinkles, nai-even po yung skin tone, yung mga melasma due to aging, nagla-lighten po o hindi po siya nagiging dark. Dahil napakaganda po niya. At meron din po tayo mga product training specifically po for Aurora na I enjoy nyo, na makinig din po kayo. Ang face serum po at ang eye cream, I swear by you. Kasi ho, yung eye cream po, umpisa natin dyan, nilalagay lang mo yan sa paligid ng mata, nakakatanggal ng eye bags, pangingitim, at yun ho, mga fine lines sa pangingitim ng mata. Proof ho yan. Ako talaga ang proof yan. So, yan ho talaga ay ginagamit natin, mabuhat po hanggang ngayon. Pati po ang Revitalize 4-in-1 serum na parang, wow, nakakabanat at parang Botox effects yan. So, nakaka-repair po talaga ng skin. So, wag na po kayo magpunta at bumili ng kung ano-ano pa ho na ipapahid nyo sa inyong mukha na hindi naman ho nyo mapagkatiwalaan. Ito pong Aurora product natin, face serum, eye cream, day and night cream. Yung apat po na yan. Yan po kasi yung hindi masyadong pinapansin. Pati po yung lotion, hindi po pinapansin yan. Yung sabon, gusto mo, i-barter mo pa yan. Pero kung ako sa inyo, huwag niyo gawin yan. Appreciate all our products. Kasi po, hanggat hindi niyo nilalagay sa inyong katawan, hanggat hindi niyo ginagamit, hindi niyo po makikita yung sinasabi ko, natotoo po pala. Pero lahat po ng gumagamit ng products natin, talaga hong it shows. Kayo na po yung walking advertisement niyan. Hindi na po nyo kailangan pang i-present yan. Pag nakita lang po kayo, ay, oh, ano, yun. Asa. So, yan po siya. At ito po ang ating ulit lang ho natin, ating power trio, na para malaman ho ninyo na napakagaling po, world class po ang ating products. At hindi po kayo mahihiya na i-share sa iba. Until our next product training, this is Dr. Annabel Fajardo signing off and telling you stay safe, keep safe, pray always, love the family, love yourself, and always have the positive attitude and a positive mindset. Thank you very much.